Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniliya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay pupunta sa dakong silangan. Hanggang dagat kapatay, pag-abot nito sa dagat kapatay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat ng patay, magiging taba ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog, ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga, pagkat ang dinilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang
ang Diyos ang lakas natin at kandungan, at handang sa klulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot kung do'y mayanigman, kahit na sa dagat ang mundong mabuwan. Sa banal na templo, ligaya ang itulog. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y sa akin ng Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kandungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sa bandang pagbasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, baris ay pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naniirating sa inyo ang kanyang Espiritu? Parusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ako. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, ang mga kalabali, ang mga namamaling ng salapin. Gumawa siya ng isang pangagubit na lubid at pinagdabuyang palabas ang mga alakal, pati mga baka at tupa. Sinabog niya ang salapin ng mga pamamaling at ipinagpaparoob ang kanilang mga habag. Sinabi niya sa mga
Alisin ninyo rito ang mga yan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aming ama. Naalala ang kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan ng aking mga sakit sa iyong bahay ay para ako'y nag-aalag sa puso ko. Dahil nilinang siya ng mga Hudyo, anong tanda ang ibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, ibain ninyo ang templo nito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templo nito ay tatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw. Ngunit ang templo ang tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang siya ay muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at niniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ang Panginoon. Pinuuri ka namin, Panginoon Jesus Kristo. Sino na po sino nakapunta ng Roma? Wala pa nakapunta sa inyo sa Roma? Hindi pa rin ako nakapunta sa Roma. Ang ating pasilipin na galiwa kayo ay nasa Roma. Yung simbahang Laterano ng Roma. Ito po ay kung tawagin natin ay one of the five major churches of Rome. Ecclesia Maiora. So, bahagin ko na kung saan ito, kutusin ko sa lima, ito yung pinakaunang nagtatag. 303. At around, sorry. 380. Ito ay nagsimula lang naman tayo ang simbahan noong pinayagan ng Emperor Constantine na tayo ay pwedeng maging legal yung ating pananampalataya. Kasi nung una, yung ating pananampalataya ay hindi pinapayagan ng Roman Empire before Constantine pagkos ito ay pinag-uusin. At dun sa five major churches, itong Lateran Church ay siya ang pinakauna na itayo. So, ito po yung bahagi ng tingin po natin ay 2,000 taon na hindi natin alam na kung yung mismong istruktura is the same noong year 300. Naalala mo tuloy yung bahay. Kasi yung bahay. Yung bahay ay yun po yung 1700. Pero hindi po yun yung original na lugar. Yung original ng lugar ng unang simbahan ng bahay ay yung po ngayon may tubig na. No? Ang tawag din yung ng bari ng San Antonio. So, pero yung simbahan ay kung tawagin natin ay isa-isa muling inalis. Isa-usa muling inalis. And then, ibinalik muling itinatapul sa present na lugar. So, it is still the same materials. Mas probable, mas magiging kaysa doon sa dati. Kasi, yung materials na ginawa naman sa lumang simbahan. And yung difference po no, ng unang simbahan at yung present na simbahan ay 100 years. So, hindi natin alam yung mismong story ng Lateran Church. Kung yung simbahan ngayon ay yun pa rin yung simbahan noong 380. Maaaring
Marami ng pangyayari na kung saan nakita po natin. Pero isang magandang makita po natin ay pinamanig sa lumang pagbasa at pagsalag ng responsable na binigyan natin pansin. Yung elemento na templo ng Diyos na ginadaluyan ng palis. Pagkapag meron tayo dyan, calls. Yung calls natin dyan ay yan ay hindi na nung talaga masabi natin. Pero yung pinahayag sa unang pagbasa at saka dun sa salin, yung talagang palis. Ibig sabihin talagang yung simbahan ay literally ay itinayo doon mismo sa may palis. So bagay ito ay very symbolical. Ano yung palis? Sabi nga ay palis na kaligayahan. Why? Because yung palis ay nagbibigay ng buhay. Yan lahat nagsisimula ng buhay. At yung kaligayahan ng buhay. Kaya ito yung isa sa mabinigyang pansin na ating una at salamang responsor. Pero sa ating buhay, alam natin na ito ay siyang bagis ng buhay at ang bagis ng kaligayahan sapagkat ang bagis na ito walang ibang kundi si Jesus. Yung batis ay symbolic lamang. Ang higit na batis ay walang iba kundi ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung spring of salvation. Ang tubig na nagugulod ng kaligtasan si Jesus. Kaya bahagi po ng Pagkilos na sa ganitong klase ng pagkaunawa, gawa niya Jesus, sabagat natin sa Jesus, ito yung atlat ng Diyos. Ito yung kanyang tahanan. Kaya dito, yung aming patuloy na amo ng Ayrin, eh, pinagaganda natin yung aming simbahan. Sabi nga po natin ay yung aking mga inaayos niyo, tayo ay 20 years lamang. Wala tayo sa kaliting sa mga simbahan na matatanda na patulad ng limbawa ng bayan, 100 years na yan. Pero kahit sa 20 years, masabi ko natin, kailan po ay isang gumawa natin ay itong pinapagawa ng simbahan ay hinihanda natin for dedication. Wala pa ako kasi tayong dedication ng simbahan natin, ng parokya natin. Ito, Father, nauna ay na-blessing ka na yun. Ah, iba po yung blessing. Iba po yung dedication. Kasi po, makita natin yung sabi natin, ating inilay ngayon, hindi pa dedicated ito kasi bakit? Yung requirements of dedication, wala pa. At mula din ba ako yung altar natin at saka ito ay dapat may mag-estate. Ngayon lang natin in-stable, no? Na hindi nagkakalaw tulad ngayon. Noong una, pwede natin ilipat-lipat. Ngayon, in-stable na natin. So, yun po yung mga bahagi ng dedication. So, wala pa po kayong mga liturgical arts na inilalagay. So, unti-unti po natin inaayos. Hindi pa po tayo pag-usin tapos sa mga ipinagawa natin at saan naman po kahit pa paano ay nagustuhan ninyo yung ilang mga improvements na ginagawa natin. Kung mayroon pa kayong ibang mga suggestion, pwede rin po. Pero yun po yung unti-unti natin na inaayos na sana po yung pagkasaayos natin ng ating simbahan ay
yung piniprepare natin for the church dedication. Na siya, ipinagdiriwang natin ngayon na ito yung araw ng dedication ng St. John Lateran Church. So, kaya po bahagi na kinakailangan natin na unti-unti pagkulong-tulungan. Sabi mo ang mga liturgical signs, ilalagay pa natin. At kung nalibawa ng Diyan, Diyan na yung naisang ilagay yung puso ni Jesus, yung nag-aalaw ng puso ni Jesus, pinapaupaw natin. So, dito, sa nilalagay mo tayo dito, kailangan unti-unti, no? Kasi nag-iisip tayo ng kanilang maganda. Yung pong ibang pinagawa natin, hindi pa tapos. So, kanina po ay pumunta ako ng pwede para magpag-holding ko na yun, no? At mag-submit ng ilang mga bagay na dapat natin na gawin. Bagamat po ito ay nangungulugan na additional na gastos, pero kasi nais natin na mabigyan ng pagpapagal. Ah, ito talaga ay bahis ng kaligayahan. So, yun po, no? So, sabi nga ako natin, may ilang mga requirements sa nais natin na ayusin, no? Unti-unti natin pinagagalaw para sana po ay mayanda natin sa church dedication. Pwede yung depende yung yun. Kung matagawa ko pagkat natin yung hinihingi na requirements, di magaling. Maaaring during my term or even after my term. Pero yung ginagawa ko natin yung problems, ang ating nasa isip ay inihanda natin for the church dedication. Hindi lang muna natin pinagaganda. Ngunit, pinagaganda natin sa araw sa requirement ng simbahan for in preparation for church dedication. Kasi bahagi yun. Katulad po limbawa ito, letter ito. Pero, yung sabihin, letter ito, pero walang liturgical sign. Kahit sa pwede yung mag-inventor. May iba nga ako yung mga letter ng ibang mga organisasyon. Mayroon silang signage na kalagay doon mismo. Pero, nakita din yung presidente, yung kalimitan, yung letter ng presidente, yung kanyang ganito, kapag siya magsasalita, nandun pala yung sign o sa gisal ng Republika ng Pilipinas. So, yun ang tinatawag natin signs. Tayo, ang tawag natin ay liturgical signs. Wala pa po tayong liturgical signs. So, kaya unti-unti namin nilalagay yan. Katulad po ni Bawa yan. Hindi lang yan basta gold and silver. Kung ba yan ang lay dyan? Ay yung vine. Yung vine na ubas. Bakit? Kasi yan yung alak na naguhugas sa atin ang aming kasalanan. Ang dugo ng aming Panginoong Jesucristo. So, bahagi ko. Yung tinapay, sabi nga yun, wala na yung makuha ang tinapay kasi wala akong makita na tinapay. Naalala ko tuloy yung namang pinagawa ko doon sa bahay. May inayos sa pagkataon ako kasi may semento. Anando naman yung tinapay. Kaya siguro po ay bahagi ko. Pero at least, pwede na po yan kahit papakto. Alak. Pero bago tayo ilalagay, may lang sabi ko natin, it requires money. Pero yung ating ipatalan, kasi bakit? Kasi pinakalaga natin kasi ito ay ang templo ng Diyos na siyang bukal ng ating kaligayahan. Pero ito siguro ang nabigyan natin ng hindi ng pagkakataon.
Kahit po siguro paunti-unti. Ang sabi na ako natin, ay tanang kalimit ang sinasabi. Rome was not built overnight. The Vatican was not built overnight. The St. John Lateran Church was not built overnight. Pero ating ipinagiliwan sa matag, doon din na nakita na ini-tanda ng pananali ng mga Kristiyano Katoliko na mula pa ng sinimula ng ating pananampalataya ng mga pagbigay ng papuri sa Diyos ng lantaran. Na kahit na nung umisa-umisa nung una, kahit na hindi lantaran, nandun pa rin ang mananampalataya. Kaya ilang nung pinayagan, ay at least yun ang ginawa. Yun po yung una. Pinahalagaan din natin yung building. Na kung tusin, ay binibigyan din ng pahalaga sa ating Ebanghelyo. Kung bakit pinalagas ni Jesus ang mga nagbebenta. Kasi ano sabi, ito yung bahay ng aking ama. Ito yung bahay ng aking ama. Kaya ito yung aking higit na bigyan ng panalangin. Sana po ay unti-unti at sa kasama natin pagtulong-tulungan na higit natin na may pamanik na ating may saalos. However, hindi naman ang ulugan na itong mga ginawa natin will last forever. Hindi. Pero at least, hindi po itanda. Kasi naman yung lateral church ang ginawa natin ay unti-unti naman yan. Ipinaayag ng mga pangin na nabubulog din dyan at pinalita. Pero makita natin of what is the St. John Lateran Church today is part and parcel of the faith of the people since the beginning of Christianity. Kaya sa panahon natin, tingnan din natin paparap natin higit ang tinahalaga ang templo ng Diyos. At yung templo ng Diyos ay makita po natin tatlo. Una, yung building. Pangalawa, yung the body of Christ. The mystical body of Christ. Tayo lang. Tayo tinatawag ng the mystical body of Christ. Pangatlo ay ang bawat isa na nabibilang. So, kasi when we speak of the mystical body of Christ, the church, tayo. Pero, yung kasarili natin, yun din po yung templo ng Espiritu sa ako. Bakit? Kasi yun ay pinamamayanan ng Diyos. Saan? Dalang-dalang na. Sa panahon na tinatanggap namin si Jesus. Sa kanyang salita, sa kanyang espiritu, at sa kanyang katawan at dugo. Kaya sana po, itong mga bagay na ito ay ating higit na mapahalaga. Itong tatlong po ito yung magkakasama. Hindi ba pwede na isa lang dito ang bibigyan natin ng higit na pagkapahalaga. Kinakailangan ang lahat ng ito ay bigyan natin kasi itong lahat ito magtumoy sa templo ng Diyos. Ang pinananahanan ng Espiritu Santo. Ay, tinulong natin. Sabagat siya rin nga may talaga bang naniniwala tayo na yung templo ng Diyos ay ang bukal ng kasiyahan. Bukal pa ng kasiyahan. Are we inviting people to visit
the temple of God. Ito bang templo ng Diyos ay inviting people, or it is just simply an ordinary edifice? Walang pinakaiba yan sa kanya-kanyang bahay. So, dapat ito, makita ko natin. Kaya, malaking umapon yan. Malaking umapon. Ito bang templo ng Diyos? Itong building? Tayo, isang bayanan ng Diyos, bilang isang parokya. Kasi tayo, isang bayanan ng Diyos. Do we respect one another? Pinahalagahan ba natin ang bawat isa? Are we inviting one another to experience the beauty and joy of the spring of our Lord Jesus Christ? Nandito ba yung bukal ng kaligayahan? Yun ang dapat natin. Nakikita ba ng tao na ito ay bukal ng kaligayahan? Yun ang malaking katanungan. Bakit hindi? Sabi niyo, bakit? Hindi nakikita ng ibang tao. Siguro itanong natin sa ating sarili. Baka tinatakpan natin. Kaya hindi nila nakikita na ito'y bukal ng kaligayahan. Baka tinatago natin. O baka sinasarili lang natin. Ito bang simbahan natin ay bukal ng kaligayahan ng sambayanan na tumutugon na tinatawag natin mga mananampalataya Kristiyano. Thank you.
Pagka pinawa ng Panginoon ang pagkain sa iyong mga kamay sa pagkain ka pa rin at ikaw po na mga sa buong sambayan ng mga banal. Ama namin, Lumika, ngayon ko niyong bulita namin ng araw noong ang iyong malapakin ang kaanan mong ito ay magpuspos ng kabanalan mong angkin. Gawin mong kami maging alay na lagi mong kinalulugtan. Tanggapin. Sa pamagitan ng Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Taas sa Diyos ang iyong puso at iyo. Itinas natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ng aking Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ang pasalamatan. Sa pamagitan ng Yeso Kristo namin, Panginoon, nilogo dito sa gusalin ng kinayot namin at ng iyong sambayan lagi mong kapiling. Sa aming pagbulog upang sa iyong makarating, dito mo inilahad at laging ginaganap ang pinaiwagin mong pagkilisa sa lahat. Dito mo ipinakilala sa aming kapananahan. Sabag kami iyong tinipong sambayanan, may mga kapanalig sa buhay din. At sa katawan ni Kristo ay puwang pawang tayo na makakapinsang ganap sa Jerusalem sa dami. Kaya may isa ng mga sisiyawi ng papuli sa iyo ng walang humpay sa kalapitan, kami nanumbunin sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na kapangyarihan, ang puro ang langit at lupa na pagmalakihan mo. O sana, o sana sa kaitasan. Bago niya pinagtiisa ang busang loob ng maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinagahati-hati niyo, iniabot sa kanyang mga alagang at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kami, ito ang aking katawan, niniyahan ko para sa iyo. Ngayon din naman matapos sa kapunta, ninawa ka niya ang kalis, hindi ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, inagawa namin ngayon ang pag-alala sa pag-amatay mo yung pag-abuhay ng inakot niya rin namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang paris at kakalawang ang kaligtasan. Kami nagpapasalamat ito ngayon, inarapan ito ngayon at sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasabi namin kami magsasabi sa katawan ng Diyos ni Kristo.
ay mabuklod sa pagkakalisa sa pamamagitan ng Espiritu sa amin. Ama, ningapit mo yung simbahan na ganap sa pagkakalisa sa pagkakalisa mo kami sa pag-ibig kaysa ng Francis ni Benaventura, anong kanang kapayaan. Alalahan mo rin ang mga kapatid namin na hindi na may pag-asang sila mo rin mabubuhay. Kaya hindi na lahat ng mga kumanan. Kawaan sila patuloyin sa iyong kalimunatan. Kawaan pa ng lapanit ng lahat ng kasalo sa iyong buhay na nangapas. Kaysa na mahaan meron maririn na ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo. Ni San Martin, na mga apostol at na lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwong nawa namin ang pag-upuri sa karangal mo. So, magiging ng anak na aming Panginoon, Yesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng sa kanyang lahat ng karamang pag-upuri sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng hanggan. Amen. Upang tunay natin makita at ipakita na sa templo ng Diyos ay umaapos ang panis ng kanyang kagalakan. Ama namin, ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa at sumayin. Bigayan kayo ng